So magandang hapon po sa ating mga kapwa ORFW. Andito na naman po ang inyong lingkod, Lakwacha sa Kuwait ORFW, para po makatid po sa inyong mga tutorial para po mag-register sa ating Trace app. Ito po ay napaka-importante dahil ito po ay isa sa mga requirements ng ating Pilipinas para po sa ating pag-uwi sa Pilipinas. Ngayon po, kailangan po natin install ang ating mga Trace app. Hanapin nyo naman po yung inyong App Store. Yan po. Pag nahanap nyo na po ang inyong App Store, i-type nyo po ang Trace. Okay po? Pag-search nyo po yung mga kabayan, makikita nyo po yung letter T na logo na blue at nakalagay Trace Contact Tracing Social Networking. Install nyo lang po yan dahil nga po naka-install na po yan sa akin sa cellphone. Nakalagay po open. Once na-install nyo na po yan, balik po kayo sa inyong mga dashboard, sa inyong cellphone. Hanapin nyo na po yung apps. Ngayon po, i-click nyo po yan. Ngayon po mga kababayang OFW, i-click po natin yung start tracing. Okay po? And ngayon po, kung kayo po ay bago lang po, i-click nyo po yung register. Meaning po, magre-register po tayo ng ating sariling details sa ating Trace app. Okay po mga kabayan, huwag po natin kakalimutan, register po tayo, i-click po natin yung register sa ilalim. Ngayon po, magtatanong po yan, sino po magre-register? Individual, business, government, barangay, transportation, delivery crew. Individual po ang i-click natin. Tayo po ay individual na magre-register sa ating Trace app. Okay po, i-click nyo lang po ang individual. Pagka-click nyo po ng individual, yan po ang alalabas. Basahin nyo lang po yan. Lahat po ng mga detalye dyan para maintindihan nyo. And then, click agree. Ngayon po mga kababayan OFW, magre-register na po tayo ng ating individual details. Gagawa po kayo ng sarili nyong username. So, depende po sa inyo kung anong username ang gusto nyo ilagay. Katulad po ng aking ginagawa, pwede po kayong gumawa ng mga username na kasama, username nyo na rin sa mga inyong mga email para at least madaling tandaan. Make sure din po yung password na inailalagay ninyo ay minimum 8 characters at dapat po ay nagmamatch po yung mga inyong password na inilalagay. Okay po? And then, put down, lagay nyo po yung pangalan nyo, last name nyo. Okay po? Ilagay nyo po ang contact number. Kung kayo po ay nasa bansang Kuwait, lagay nyo po yung contact number nyo sa bansang Kuwait. Kung sa Pilipinas naman po kayo, ilagay nyo yung number nyo sa Pilipinas. Kasi po, magbe-verify po yan, maglalagay po yan ng code. Mag-send po yan ng code. Okay po? So, lagay rin po nyo Philippines. Okay po? Email address po, napaka-importante para in case po na makalimutan nyo yung password ninyo, mag-send po sila ng confirmation ng inyong bagong password sa inyong mga email. Then, saan po ba kayo sa lugar? So, search na po lugar nyo. Ako po, Makati. Then, click nyo pong submit. Ngayon po, kulang po tayo ng picture, kaya kailangan tayong bumalik doon. I-click nyo po yung change camera or gallery. Kung may picture na kayo, click nyo yung gallery. Then, hanapin nyo lang po yung picture na gusto nyong ilagay sa inyong Trace app. Pagka-click nyo po yan, pwede nyo po siya i-crop. Pwede nyo po i-zoom para po ma-cover talaga yung mukha ninyo. Once na po na okay na po yan, click nyo lang po yung done. Yan, okay na po tayo. Kompleto na po. Then, submit. Ngayon po, yan po, pag once you confirm nyo na po, maglalabas po yung verification code given to you. Itatype nyo po yan. Kung ano po yung nakalagay dyan, itype nyo po kung big letter, number, number. Okay po, once na-type nyo na po yan mga kabayan, select nyo lang po yung submit. Okay po. Yan po mga kabayan, hintayin nyo lang po. Username is no longer available. Bakit po nag-aagal nito? Kasi po, yung nailagay ko pong username, ay ginamit ko na po yung nag-try po ako mag-tutorial. Kaya babaguhin ko po, lagay ko po yung 31. Kasi ginamit ko na po yung JUDB27. So, papalitan ko lang po. So, meaning po, in case po na hindi mag-agree yun, meaning meron po kayong mga nakamatch na username. O ibig sabihin, nagamit na po yung username na inilagay nyo. Papalitan nyo na lang po. Yan po ulit, nag-generate ulit ng code. I-enter nyo lang po. Pag letter, big, small, number. Kailangan pareho-pareho para mas siya mag-confirm. Submit. Yan po mga kababayan, pag na-submit nyo na po yan, magko-confirm na po yan. Registration complete, please enter your username password and activate your account. So pwede na po tayo mag-login. Balik na po tayo doon, punta po tayo sa username, i-login po natin yung username na ginawa natin. Yan po, JUDB31. Tapos ilagay nyo po yung password. Okay po. So once na
correct na po yung na-enter ninyo. Total, nakapag-register na po tayo. Pwede na po tayo mag-login. Yan po, mag-ooperate po yan, mag-generate po yan. Active account. Ibig sabihin po, active na po ang ating account. Mag-generate po ulit siya ng mga verification code. Yan po. Mag-generate po ulit siya ng verification code. Tapos po, mga kabayan, once okay na, yan po, activation complete. Really, mag-log out ulit kayo para mag-log in ulit. Yan, sundin nyo lang po yan kasi ina-activate po kasi yung ating trace app. Okay po. Magkantayin lang po ng mga ilang segundo. Yan po. Depende po yan sa internet. Siguro po medyo matagal ang internet ko kaya medyo mabagal. Yan po. Once na okay na po yan, ito na po lalabas. Ito po mga kabayan, importante po i-screenshot po. I-screenshot nyo po para meron po kayong copy ng inyong trace ID. Yan po yung number na yan. Yan po yung trace ID nyo. O screenshot po natin para meron tayong sariling copy. Save natin sa ating gallery. Yan po. Pas ngayon, pag gusto nyo po makita ang inyong mga QR code, click nyo lang po yan. Ito po lalabas na inyong QR code. Pag in case po nahanapin po ng Bureau of Immigration or Bureau of Quarantine, ang inyong trace app, pwede nyo po yung ipakita inyong QR code at i-present nyo na po sa inyong mga arrival airport pag kayo po ay umuwi ng Pilipinas. I hope nakatulong na naman po mga kapwa natin OFW. Huwag po natin kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow po ng ating Facebook page ang La Kwacha Balitang OFW. Maraming pong salamat mga kabayan.